naalala nyo mga kaibigan yung Corolla Sprinter natin na binenta. Diba, dalawa yung Sprinter natin. Yung isa, yung una kong binili sa Cavite, tapos yung pangalawa yung sa Pampanga, yung kulay pula. So ito yung kinalabasan nung kulay gray and black na binili natin sa Cavite, yung pinakauna natin na biling Sprinter. Pakita ko sa inyo. Tapos na. Ayun o. Ito na siya ngayon mga kaibigan. Ito yung una kong binili Sprinter. Naalala nyo yung mga pictures po. Pusa na natin yung mga picture. So yun yung nauna. Diba nakita nyo butas-butas to noon. Diba? Tapos wala. Hindi nakakabit yung mga trims. Ngayon nakakabit na lahat. Pati emblem. Napalta na ng original na mugs. Binuuna si Sir Neil. Ayan. So yung mga naghahanap sa kanya, ito na siya. Yung kapatid ng ating Sprinter na 1973. So nalatero, napinturahan, napagawa ang aircon, sobrang lamig ng aircon, ang galing. Modelo yung ginamit sa kanyang aircon system, bago compressor. Tapos yung mga fan, makikita mo naman, no? Bago yung fan. Naka high speed na rin yung radiator fan, mamaya papakita ko sa inyo. Ganda ng mugs, bago gulong. May mga emblem. Ito na. Kita nyo naman siguro. Makita ko sa inyo yung loob. Ayan. So naka leather sidings, leather seats. Kahoy manibela, kahoy na shift knob. Yung mga gauges gumagana. Pina-general wiring ni sir. Ayan, harap likod. May mga gamit lang si sir dito. Pakita ko sa inyo yung engine. Kakatuwa, no? After ilang buwan or isang taon yata halos, nagkita kami ulit nito Sprinter na to. Ayun, no? Bagong overhaul lang makina, inulit. In-overhaul ulit. Para talagang satisfied si sir. Kasi, syempre, iba-iba yung mga nagtotono. So, may sarili si sir na taga-tono. Ayan, bago yung compressor, belt, naka high speed na electronic fan. Naitatakbo niya ito ng Nueva Ecija at may movie ito na pinaggamitan sa kanya. Mapapanood niyo yan. Yung mga series niya. Makikita niyo ito sa movie. Abangan niyo lang. Yung carburetor. So, ang preno, ang lakas din. So, ito ay all manual. Manual steering. Hindi siya naka power steering. Tapos, yung window, manual, original pa din. Ang original naman talaga nito, all manual eh. Alternator niya, IC type na oh. Yan. So, maganda na rin mag-charge. So, kung naitatakbo ito na Nueva Ecija from Manila, matibay ito. Condition to. Kakatuwa. Nakita kami ulit. May picture ako nito nung before, tapos ito na siya ngayon. Ikutan natin para mas makita nyo. Yan. Ito, original oh. May mga konti na lang na kulang na pwede nyo pang i-improve. Siyempre, kanya-kanya na yan. Mga nagreso. Yung aircon niya, ginawang pang modelo. Ayun o. Kaya kita sa ilalim. Kasi originally naman, walang aircon yung ganito sa sasakyan. So, nilagyan niya ng modern na aircon system. Lumalabas na yung hangin doon sa mga vents. Talagang malamig. Hindi biro. Napakalamig talaga. Ay, ceiling. Kamusta? Ayan, okay din ang ceiling niya. So, upholstery na rin, loob. Wala na kayong gagalawin sa loob. Konting-konti na lang kung may gusto kayong baguhin. Bago shock mount, oh. May number pa. Shock ba, bago? Oh, ayan, may kulay din yung spring, oh. Nadumihan lang. Ganda nitong mugs na to. Original. Watanabe. Ay tension wires bago, syempre spark plugs. Sa madaling salita, start na natin para makita natin ang condition kung one click ba. Pero ang ganitong lumang kotse, pag yan ay bumabiyahe ng Manila, Nueva Ecija at kung saan saan pa, dyan yung makikita ang tatag niyan. Ay, walang susi na kayo siya. Thank you. Ito ang susi. Grabe, ang bango ng loob.
Naalala ko nung una ko itong kunin, di ba? Nakita nyo, butas-butas, walang siding. Ito, upuan nito, sira-sira. May mga picture tayo niya, kaya ang sarap balikan nung before and after nito sa sakin na to. Start tayo. Yan o, umiilaw pa yung mga ano, charging sa alternator, tsaka yung oil pressure. Start tayo. Wow! Balita ko, naka port and polish daw. May konting singaw lang sa may dugtungan ng tambutso. Ayos. Aircon. Oh, lamig. Real talk, napakalamig. Hindi mapapaya sa aircon. So, naka 5 speed na rin ito. T50 transmission. Ayan, gumagana yung mga gauge niya. Oh. Ayun, may busina. Sana all may busina. Kasi yung sa akin wala. Nahugot yata natin Bosch Europa. Handbrake working. Na-test drive ko na rin to kanina. Super lambot ng clutch. Grabe yan. Ayun o. Eh, sobrang lambot ng clutch. Grabe. Preno, ang lakas din. Kaya talaga namang ready for long drive na rin naman talaga. Anyway, mga kaibigan, ito ay iniisip ng ibenta ni sir dahil yun nga nagko-quit na sa old school si sir eh. May bago na siya mga plano ngayon sa life niya. So may chance kayo makuha ang Corolla Sprinter na ito. Ako kasi medyo pass ako. Bakit? May dalawa pa tayong Toyota Crown na binubuo at may Sprinter na rin ako, diba? Sabi ko nga sa inyo, as much as possible ayoko yung nagdodoble ng model sa isang garahe. Halimbawa, parehas naman Corolla Sprinter, parehas Starlet. So, pass tayo dyan. Kasi, isa-isa lang per model. Kaya yung Crown, malalaman natin kung anong plano, kung talagang bubuin natin o hindi. Dito muna tayo mag-focus. O, ayan mga kaibigan. Battery, bago din. Tignan nyo lang. Lalagay ko yung number sa caption or sa comment section. Kontakin nyo na lang si sir kung magkano niya ito gusto ibenta. Pero yung mga marurunong sa sasakyan, alam nila yan kung gaano kahirap humanap ng ganitong model. At ganda ng hood, ang kinis. Alam nila ang presyohan nito. Anyway, yun lang mga kaibigan, maraming salamat. Update na lang ulit, kontakin nyo na lang si sir. Kasi lang ako, nakita ko ito ulit, nabuo na siya. Kasi ito'y butas-butas nung ibenta ko sa kanya, nagawa rin after ilang months. Yun lang. Bye-bye. Ayan na. Ang ganda tignan, no? Ang liit. Very cute. Sayang yung puti. Hindi ko nadala. Nadala ko sana yung puti eh. Bye-bye.